Hello guys, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod kong uploads. Ang former professional PBA player na halos 9 years nang retired na si Kirby Raymundo ay nasaan nga ba ngayon? Ano nang buhay niya pagkatapos ng makulay na career niya sa PBA? Ang lahat ng mga PBA players, kadalasan pangarap nila nung kabataan ay maging isang profesional at syempre para makaahon sa hirap ng buhay. Sa pagsisimula ng basketball, ito na yung naging daan para makaipon ng malaki at makaahon. Pero sa isang star player na si Kirby ay nagkaroon ng magandang desisyon sa buhay kahit iniwan niya noon ang pagbabasketball. Ayon sa ilang mga PBA coaches sa 13 years na playing career sa PBA, meron pa sana siyang maibubuga. Sa kabila ng lahat, mas pinili niya ang buhay na magbibigay ng mas may seguridad para sa pamilya niya. Si Kirby ay nakatongtong sa Pro League sa edad na 19 pa lamang, huminto sa edad na 32. Noong panahong yon, inamin niya na nawala ang passion niya sa sport na ito at naghanap ng mga idea para pumasok sa negosyo na para matustusan ang pangangailangan din ng kanyang mga anak. Matatandaan na si Kirby ay nilagay ng Ginebra sa Meralco kapalit ni J.R. Reyes. Bumalik siya noong 2015 pero dahil sa komplikasyon sa knee injury, kaya bumigay siya sa pagbabasketball. Sa katunayan mga kuys, tamang daan din ang tinahak niya. Nakakita siya ng opportunity sa business nang hindi ka nai-injured at may oras ka pa sa pamilya. Siya ngayon ay busy sa kanyang poultry bilang contract grower under San Miguel Corporation Magnolia Products. Ang lahat ng ito ay naging tulong daw ni Boss RSA sa kanya. Nagpaalam daw siya kay RSA at pinapili kung anong negosyo ang gusto niya para makatulong sa kinabukasan. Ang contract grower na si Kirby ay meron na ngayong 74,000 chicks sa kanyang farm at hinahakot ito ng Magnolia kada buwan para ibenta sa mga supermarkets. Ang kanyang farm ay nadagdagan pa ng 18 tauhan simula nung nag-improve ang negosyo noong 2019 at ang kanyang poultry ay magkakaroon na rin ng expansion. Wow! Ang hanap naman ng negosyo ni Kirby. Ayon kay Kirby, sila ay may 2 building na ngayon para sa mga manok at ginagawa ng expansion para sa kanyang 240,000 na mga manok. At hindi lang yan, lingid po sa inyong kaalaman siya rin ay merong tailoring business at partner niya dito ang isa sa mga PBA stars na si Willie Miller. Sa tailoring business nilang dalawa, ang kanilang sport jerseys ay nakakarating na sa ibang bansa, especially sa US, at ang kanyang mga regular staff dito ay nadagdagan ng 10 tao. Yung mga tinatahing damit ay malakas pa ang bentahan. Ang lahat ng ito ay hindi niya magagawa sa tulong din ng mga SMC bosses, particular na si RSA at Chua. Kahit tinalikuran niya ang pagbabasketball, pero hindi naman siya nagsisisi sa kanyang desisyon. Pero anya, malaki din ang utang niya sa pagbabasketball. Pero party lang daw yan ang pagdadaanan mo sa buhay, kasi hindi laging may basketball. May mga demands ka rin na kailangan ang panghabang buhay na trabaho or negosyo. Siyempre, tumatanda ang mga players, walang pension na tinatanggap yan. Pero siyempre, ang basketball ay hindi naman niya kinalimutan. Sa katunayan po, siya ay may tinatanggap na sahod bilang isang assistant coach sa Letra Knights na kung saan dati rin siyang star player dito. Si Raymond Almasan at Jeric Balanza ay isa sa mga nahawakan niya. Dagdag pa ni Kirby, ayaw niyang magkamali ang desisyon ng mga next-gen players kaya pinapayuhan niya ito na gumawa ng magandang hakbang habang bata pa. Sabi ni Balanza, gusto rin niyang magnegosyo. Na-inspired kasi siya kay Kirby. Sa awa ng Diyos, stable din naman ang negosyo niya. Kahit hindi man din detalye ang kinikita niya, ay halos magkapareha lang ang kinikita niya dito sa kanyang business ngayon. At minsan, humihigit pa. Iba ang nagagawa ng mga business-minded na tao. Diskarte lang sa buhay. Tsaka tama si Kirby, habang bata pa, gumawa ng tamang hakbang para at least, pag nawala ang basketball, may sasalo sa'yo. Tsaka na-enjoy rin ni Kirby ang buhay niya ngayon habang kumikita pa ng malaki. Ang mga kagaya ni Kirby ay isang totoong role model at inspirasyon sa buhay. Maganda rin ang sales niya kahit pandemya. Naks, sana all. Naway nagbigay din ng inspirasyon sa ating lahat ang kwento ng buhay ni Kirby Raymundo. Sumakoy, hanggang dito na lamang ang ating PBA Player Stories at salamat po sa panonood. Huwag muna kayong umalis dahil meron pa tayong shoutout.
Ngayon po'y tatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Pacifico Lugaring, Felix Ortaliza, Tony Lacayanga, Kabayan Painter, James Yap Official, RJ Laos Art and Design, Edwin Jr., Joseph Nave Jr., Eddie Brioso, King Jabs The Flash, Ama Hoops, Tio Dilandingin, Errol Derrick Channel, Dennis Lansang, Reynaldo Reyes, Mga Kaboss, Eli Barrios, Virgil Sarabia, Michael Awao at kay Michael D.